Sa halip na suspect na nasa warrant, isa sa mga residente ang dinakip ng mga nakasibilyang pulis sa Bulacan. Matapos umunong manlaban at patirahin sa kanyang bahay ang kanilang target. Sabi mismo ng National Police Commissioner na Paul Com, mali ang ginawang operasyon ng mga pulis. Ang pagdinigyan ng Senado sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Sa CCTV na ipinresenta sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makikita ang tatlong pulis na dumating sa target na lugar sa Bulacan noong Oktubre. Nakasibilyan sila at may suot na bonnet. Pumasok sila sa eskinita. Maya-maya, nagkaroon na ng kaguluhan. At ilang saglit pa, lumabas na sa eskinita ang tatlong pulis, bitbit na si Rodelio Vicente. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, maghahain ng search warrant laban sa isang El Marconque ang mga pulis. Base raw sa intel nila, nagtatago ito sa bahay ni Vicente. Nanlaban umano si Vicente, kaya nauwi sa komisyon at inaresto siya. Pero kwento ni Vicente. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Tumangging magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na nanguna sa operasyon. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa naming kaso laban sa kanila. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. Ang anak ni Vicente, pumunta raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din umano siya ni Bernardo. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Sumagot na rito si Bernardo na una nang tumangging magsalita sa pagdinig. Po kami sir, malapit lang po dyan sir. Isang block lang po yan sir. Tapos? Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir. Kina-assault pa po, lumalapan pa po yan doon nung nandun po kami sir. Sa ano totoo? Diyan kay hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Sa huli, pumayag sumailalim sa polygraph test sina Julius at ang tatlong sangkot na pulis para malaman daw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Naroon din sa pagdinig ang NAPOLCOM. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.